Welcome back to my channel. And for my today's video, I do have my friend here with me again. And he is... Yo, Palermo! Yay! Kalapaka naman tayo dyan, guys. Okay. So, as you can see, meron po kami ditong apat na klase na sukang puti. And tutulungan niya ako ni Yo na i-identify kung ano ba ang the best suka we do have here in Philippines. Okay? Naniniwala kasi ako na lahat ng tahanan hindi nawawala ng suka. I believe. Tama. Do you believe? Tama, of course, di ba? So, hindi talaga nawawala ito lalo na sa adobo, di ba? Yes. Pinaka-best na panglasa ito eh. Oo, true. And siguradong-sigurado na ako today na mangangasin kayo nito. Pero okay lang yan, di ba? At least malaman natin, di ba? Matikman natin bawat isang klase ng suka nito kung saan dito yung pinakamaasim and saan dito yung pinaka-the best na suka. So, we do have marka pinya here. Sukang puti po siya lahat, ha, guys. Sukang puti ng marka pinya and select dato puti and silver swan. Okay? Right. So, identify natin kung which is which ang masarap by ranking them later. Okay? So, simulan na natin. Okay. May kanya-kanya po kaming... Kutsara! Simulan po na! Okay. So ako na yung magbubukas nito, guys. Ha? Alangan naman kayo. Diba? Ayan, siguro, ito na. So, sige, habang nagpe-prepare siya. Mauna na, o. Don't forget to subscribe on his channel, Yo Palermo po. Tulungan po natin siya ma-monetize ang kanyang YouTube channel as well. Thank you. Ayan. So, Silver Swan po ito, guys. Nasukang puti. Silver Swan, sukang puti. No? Natatakot ako. Ayan. Amoy mo na. Amoy pa lang, medyo suka na talaga siya. Gagamit ako nito para kasi baka maano, baka maluwa ako. Ang tapang na amoy, wag mo nang tikman. Amoy mo. Ang tapang. Cheers. De, anong amoy? Ang tapang ng amoy niya. Malay mo, may pagkakaiba ng amoy nito nila, di ba? So, malalaman natin mamaya. Nangihinig-hinig ka ba? Ang asim kasi ng amoy niya. Yung inaginig pa na nakatutok sa akin. Ang sakit sa inyo. Ito kasi yung silver swan. Silver swan. Ito kasi yung silver swan. Natatakot ako. Ito kasi yung silver swan na brand. Medyo parang ito yung pinaka sikat. At saka ano to, ito yung pinaka lumang brand na at ng suka talaga. Oo. Hindi ko alam yun. Pero parang ito kasi palagi na may ginagamit. Pero kaya parang sa akin, medyo sanay na ako sa amoy niya. Pero parang, siyempre bibihira to na as in suka talaga, natitikman mo siya. Diba? Alam ko, ito yung pinakamatagal na suka. Ay, hindi, marka Pinya's brand na suka. It's either marka Pinya or Silver Swan. I'm not so sure, pero alam ko itong select at saka dato puti, parang bago lang yan na lumabas. Hindi ko alam yun. Okay, so, ang tapang naman. Cheers! Tikman na natin. Tikman na natin. Kailangan mo mag-cheers o cheers. Cheers, guys! Diba? Talagang, ubus lahat dapat. Hindi siya sisip pero titik ano, lahat ng nasa kutsara. Kailangan maubos. Okay. Guys, pakita mo kasi para makita. Ayun guys, akala nila walang laman. Medyo nanginginig. Nanginginig ko. Ayun. Ayun. May laman siya, ha. Ayan. Guys, baka sabihin niyo wala, baka sabihin niyo kinikeme-keme na. 1 2 3. Asin. Kilig. Na kilig. Sakit yung pala noon. Hindi lang pala yung love yung nakilig mo, pati suka. Sana gusto mo yung bebe. Tikim mo bebe. Bebe boy, tikim. Small lang. Dali. Tikim mo bebe. Nangirid yung luha ko sa asin. Grabe. Hindi kasi ako mahilig sa maasim. Ano siya? Yung parang nanunuot talaga. I mean yung... Pag sa amoy pa lang nanunuot. Nanunuot yung amoy, tapos pag
ininom mo siya ng trenag isang kutsara, alam mo yung parang tinusok yung tiyan mo. Kumuhit sa... As in, baon na baon talaga yung sa bitukan yung asim eh. Sinipon so, ako, ganun, guys. May i-describe. Yung amoy niya, matapang siya talaga. Matapang siya. Tapos yung lasa, yung asim talaga. Tikaw mo ulit. Ay, matapang ka sa ano, maasim. Ah, okay lang. Ako hindi. Mahina ako sa... Sa asim. Sa asim. Hindi ako merig sa maasim. Pero sa sinigang, syempre, oo. Tsaka kung luto yung suka. Oo, kung gusto ko yun. Pero yung ganito, sasawsawan ko lang siya, bet. Lasa, maasim, hindi ko maintindihan, pero malalaman ko yan kapag may natikman na ako na iba. Ayan. Okay. So, next is... Next na tayo. Ayan, guys. Dato puti. Parang masarap siya kung may asin. Bro. Parang ano kasi, diba? Malagot talaga ng asin. Hindi nga, mag-asin ka. Pangwala na. Diba pangpawala? Parang sumari ng toyo. Nag-adobo na yun. Oh, ayan. Ikaw. Kutsara. Ayan. Correct. Dapat kutsara. Ano 'yan ha? Isang kutsara din na. Oo. Yes ko yung oh, ayan. Amoy muna natin. Sige, amoy. Eh, medyo mild 'to. Ah, mild si Dato Puti. Si Silver Spoon ang tapang mo. Oo. Ito wala ang gano'n siyang amoy. Kaya nga, no? Ang galing, no? May... Ngay, oh, 'di ba? May distinction na. Mild yung amoy niya. Mild. Kung sa lasa, doon natin malalang. Oo. Pero kasi dati... Ayan guys, ah, yun. Yung Silver Swan, tsaka Dato Puti, yung titikman namin ngayon. In terms of amoy, amoy, lamang si Silver Swan. Matapang si Silver Swan. Tapos si Dato Puti, medyo mild yung amoy. Oo. So, okay. Tikman na natin. Pwede ka na. Okay na. Try mo din to, ah. Si Jen. Sige na. 1, 2, 3. Parang magkasing asin. Para saan magkasing asin nung sila? Pero yung amoy... Naku, feeling ko maasim. Mas maasim si Dato Puti. Talaga. Pero yung tingin ko ano, mas pareho silang asin. Tapos yung amoy lang yung magkaiba. Matapang mas matapang yung amoy na ito. Hindi ko alam mo nung hinalo nito. Ano ba mangyayari sa atin kapag uminom tayo ng supa? Wala naman. Wala naman, di ba? Maangasim mo yung... Maangasim siya. Feeling ko, ande, sa akin, syempre, panlasa ko to, di ba? Hindi naman sa'yo. Mas maasim to. Mas maasim siya. Sa'yo, ano, mas maasim pa rin yung silver swan para sa akin. Lasa. Diba natin ito isipuran? Ayaw nga, no! Hindi, para sa akin ito. Mamaya na natin ratean. Oh, sige, sige. Mamaya na yung ranking pagka natikman na natin lahat. Kasi, kita naman natin yung... Kita naman natin yung ano... Kung ano yung brand na... Tinitikman natin, diba? So, mamaya na lang natin ibibigay yung ranking. Yung first, second, third, and fourth. Kung sino yung the best at masarap na sukang puti. Meron tayo ngayon sa Pilipinas. Okay? So, tuto na tayo sa fourth. Pangatlong, ano na? Eh, sa third pala. Third na suka, si Deng. Yan, sigaw mo yung class. Hindi ko tayo masisigmurain ito. Hindi yan. Sabi nga nila, pag yung makate yung lalamunan mo, magano'ng kalawin ng isang kutsarang suka, tama ko. Oo nga, alam ko, parang may narinig ako. Pag yung inuubo ka, ay yung makate yung lalamunan mo, uminom ka lang doon ng isang kutsarang suka. So, kung sino yung hindi pa nakakaalam dyan, it's okay. Oo nga, ikaw Jenny, alam mo to? Di ba? Mumog, di ba? Oo, yung kapag meron kang, alam ko may sore throat, pwede mo siya ipamumog. Tapos lalagyan ng asin, di ba? Hindi. Hindi daw guys, huwag niyong gagawin yun. Suka lang daw pang mumumog para, para ano, pang gamot sa sore throat daw. Oo, alam ko ganun eh.
guys ha, ito may laman siya ha. Ayan. Ano to? Select? Select. Amoy. Eh? Ah, wala din siyang amoy. Hindi, parang iba niya siyang amoy. Parang hindi siya amoy suka. Hindi ko maamoy. Kulang na lang. Ingot-jud ko yung... Wala siyang amoy. Basta iba yung amoy niya. Parang amoy lang siya ng gaw-gaw na... Ano yung parang yung paste? Parang amoy paste. Kasi hindi kasi yung paste talagang ginalagyan ko yun ng suka para hindi mapanis, hindi masira. So parang ganito lang yung amoy niya. Siyempre like parang na-dilute siya dun, na-ihalo siya dun sa ano. Oo. So parang, yun, parang ganun yung amoy niya. Para sa akin, ha? Hindi ko alam pa. Basta sa akin, yung amoy niya, walang tatapang sa natikmang ko ngayon, eh, na-try ko ngayon sa Silver Swan. Okay? Silver Swan ang pinakamatapang yung amoy. As in talagang nanonood sa ilong mo. Yung tapang ng asin, iba, may, parang may pumapasok, may dumadaan sa ilong mo. Amoy nung Silver Swan. Okay? So, ito yung dato puti. Halos wala rin siyang amoy. Katulad dito ni Selek, wala rin siyang amoy. Ngayon, tignan natin kung ano yung masarap. Pasensya ito, ano na kayo lasa? Guys sa mga background na ano. Dagdag ano din yan guys, dagdag points. Di ba? Ayan, so titikman na natin. Isang kutsara ulit. So, sige, 1, 2, 3. Ayun. Alam mo yung pag naipasok mo siya sa bunganga, nasa huli yung ano niya, nasa huli yung tapa. Asim? Oo. Kumbaga na ano mo na, natik na ano mo na, na lunok mo na, tsaka mo pa na maramdaman yung asim niya. Maano siya sa lalamo? Parang bakit ganun? Parang ako lang apektado sa asim mo pa. Gabi ka lumot. Sumaasim mo sa huli mo ka. Parang ako lang yung apektado sa asim. Itong Mga suka. Kasi hindi talaga ako mahilig sa maasim, guys eh. Ay, kundi naman. Kahit sa prutas, hindi ako mahilig sa maasim. Ayan, di ba? Kakaiba nga talaga ito. Ayan! Tikim, dali baby boy, tikim. Sarap to. Okay, so... Kung sa asim... Alam mo, nahihirapan ako ay ano. Para lahat naman sila maasim. May pagkakaiba ba ang ano? Hindi, ito, yung amoy niya tsaka asim, magkapantay. I mean, yung tapang ng ano niya, yung tapang ng amoy, sukang-suka talaga siya. Tapos yung pagpasok pa lang sa bunganga mo, na ipatong mo pala yung kutsara dun sa dila mo, asim na kaagad yung mararamdaman mo. Diba? Ito naman, yung amoy niya, mild. Pero para sa akin, magka-same sila ng lasa. Yung asimness. Asim, ayan na naman ako sa, ayan na naman ako sa asimness. Asimness. Di ba? Tapos ito naman, yung amoy niya, yung parang paste. Na parang... Pero tapos siya. Yung lasa niya naman, nalunok mo na siya, tsaka mo mararamdaman yung lasa. Pero ako kasi ramdam ko talaga lahat ng ininom ko. Kasi dinediretso ko kaagad yung pag ginaganon ko talaga, diretso ko agad sa lalamunan ko. Ikaw, ano pa ginagawa mo? Bali, ano ko muna? Bali, parang dinadandahan ko lang. Ako, mga parang kalmado lang. Huwag mo naman lunukin agad. Nilulunod ko kaagad, kaya parang pag ano, kasi, di ba sabi nila kapag inilagay mo sa dila mo, doon mo mas naman nalalasahan yung lasa ng pagkain. So, ayoko malasahin yung sobrang asin, pero nalalasahan ko pa rin. Kahit diretsuhin ko ng inom. Ayun. So, ano, dito lang tayo kay Marta Pina. Parang, yun lang ang identification sa kanila. No? Pero, halos pare-pareho ata. Aha. Hindi ko sure, nahihirapan ako kasi ang asin nili. Siguro ang pagkakaiba lang siguro nito makikita ko mamaya, ma-identify ko kung ano yung pinakamaasim pag nakita ko yung video, kung ano yung pinakamaasim na mukha ko. Kasi yun talaga, siguro yun ang hindi makakapagsinungaling. Kung saan ng mukha kong naasiman, yun siguro yung pinakamaasim na brand tayo meron ito. Na brand ng suka, diba? So, we're down to the last suka. Malaki yung binili. Ito yung nabili ko kasi guys,
Ganito rin naman yung ginagamit ko sa bahay. Wait lang. Ito kasi is made from, tama ba? Kasi marka pinya, is it made from pinya? I'm not sure. O nga, no. Hindi ko siya mababasa, wala akong salit. Or ano lang yan, ano ba ito? Babasahin lang namin guys, ha? O nga, no. Sukang puti. Ayoko mag-pretend kasi hindi ko po talaga siya nababasa. Sobrang neat, guys. Oh, di ba? Hindi, siguro ano lang to. Parang brand name lang. Wala naman nakalagay. May pinya siyang logo eh. Oo, oh, yung logo lang siguro. Pero made of ano pa rin to, sugar cane, di ba? Pag-suka. Tama ba? Hindi, kasi iba yung kapag kasukang galing cane vinegar ang tawag doon. So, pag kasukang puti, I don't know kung... Please, comment nga kayo sa baba. Ano ba to? Pag marka pinya ba? Made of ano ba to? Suka ba to ng pinya? Ang sukang puti, kung saan siya gawa. Tingnan mo nga to, mga to. Vinegar. Di, alam ko ito, mga sugar. Di ba may sugar cane? Ano ba yun? Ay. Yung sugar cane, di ba? Yun yung cane vinegar. Eh, pero yung sukang puti, hindi ko alam ano to. Chemical ba siya? Or from nature din. Yun ang hindi ko alam. Ah, ito cane tong ano, dapat puti. Ay, no, cane vinegar. Ah, alright. Tapos ito. Yan, sige, ikaw may salamin, ikaw magbasa. Wala nakalagay itong marketing eh. Wala. Wala nakalagay. Wala nakalagay siya. Yung ingredients. Ito, ingredients niya. Wala nakalagay na ano, cane. Ito, cane vinegar. Ayan, no? Cane vinegar. So, dalawa cane vinegar. Ulit nga natin ito. Wala siyang, ano ito? Ingredients, water, filtered vinegar, and neutral cloud. Wala siya. So, hindi chemical namin sure siya. Kung made of pinya ba ito, or... So, ano siya? Chemical made, gano'n? Hindi ba? Guys, pakicomment na lang sa baba kung sinong nakakaalam na ito. And lastly, ito, select ano ba ito? Wait lang guys, ha? Cane vinegar. Ayun, cane vinegar. So, ito lang ang walang distinction na kung galing siya from cane. Or sa pinya. Or sa pinya made of, galing talaga siya sa chemical lang na chemical. So, itong tatlong to, puro cane, ano siya, made from cane vinegar. Kawayan. Tubo yun, di ba? Tubo. Tubo. Tubo yun, yung... Tubo. Yung kapag ka pinapalatan, ano, di ba, matamis? Oh, yung, ano, sugar. Sugar siya. Sugar cane nga. Yun. Pinanggagalingan ng sukal. Pinanggagalingan ng sukal yung sugar cane. Yes. Ito wala nakalagay talaga. Pero bakit nga ba may logo ng pinya? Si Marka Pinya. So, napaisip ako, na baka gawa siya ng pinya, di ba? Oo. So, guys, paki-comment down below kung ano nga ba at saan gawa. Bakit ang Marka Pinya ay may logo na pinya? Assignment yan, guys. Curiosity lang, di ba? So, tikman na natin siya. Sana naman amoy pinya siya, no? Mabango yun, di ba? Nagpapaksiw ka? Si Jenny, ano niluto ang paksiw? Adobo. Adobo, adobo. Ah. Ang gamit niyan is dato puti, di ba, Milad? Ito mo naman, para makita. O yan na guys ha, ito nakakuha na siya, ako naman, kukuha din ako. And, amoy. Okay. Wow. Parang magkareho silang amoy nito. O baka naman kasi nakatutok yung electric fan natin kaya hindi natin naamoy masyado. Hindi ba yung COVID? Kaya siguro wala siyang aboy yung dato ko.
Hindi, light din ang amuin ito. Dito lang talaga ni Silver Swan. Malakas. Matapang yung amoy niya. Ano muna ito? Para saan ano? Para magkapareho sila ng amoy nito. Oo nga. Ito. Sa'yo din ba? Oo, mild lang din siya. Dito lang din Silver Swan na talaga. Silver Swan talaga, no, ang tapa ng amoy. Extravagant ang amoy. Kumbaga. Gumakakaiba. yung tipong alam mo yung mga isang buwang kang hindi naligo. Matinik sa amoy. Matinik sa amoy. Yung mga ganong, yung mga ilang ligo kang hindi nakaano, no, yung amoy mong ganon. Ang tapa ng Silver Swan. O, sige na. Bali, tikman na natin siya. Markapin niya. Good luck. Eh, kakaiba yung laksa nito. Ano ba ito? Natikman mo na. Naubos mo na lahat? Oo. Pangit na lasa niya. Parang may... Ara! Siya ang pinakamaasim. Ngayon na lang ko na. Siya po yung pinakamaasim as far as I know at as far as sa lahat na natikman ko ngayon. Ito, saan ka ba galing? At saan ka ba gawa? Sa pinya nga ba talaga? Yeah, nga. Hindi ano siya, may aftertaste siya na parang lasang plastic na ewan. Ayun o. Ang asim niya ga. Maasim siya pero parang may kakaibang lasa na naiiba. Parang. Pero sa bahay alam mo ang gamit ko markapin niya. Ah, talaga? Ah, parang hindi ko magugusto ka. Naghahanap ako ng sachet nito. Wala eh. I'm not sure kung meron. Pero ganun ko meron pa meron sa sachet. Wala lang stock yung pure gold na pinuntahan ko kanina. Okay. Kaya ito na rin ang binili ko. Eh, malaki na lang din ang binili ko. Okay, so yun na nga. Ranking tayo. Ano? Oh, sige. Ranking na po tayo para malaman natin kung... Ano ba? Ano ba? In terms of... Asim. Asim tsaka yung lasa. Oo, asim tsaka lasa. Okay. Tapos 5 yung pinaka-best. Oo. So, unahin na natin yung... So, yun guys, bali, magra-rank na kami dito. Number 5, yun yung pinaka-best. Tapos, syempre, pababa. 5 lowest. To 1. Diba? Highest to lowest, 5 to 1. 5 yung pinaka-highest. Ibig sabihin, pag 5, yun yung pinaka-best na ang lasa niya. So, unahin natin yung asim. Which is, yun yung pinakamaasim. Oh, pinakamaasim. Siyempre, yun yung pinaka-the best quality ng suka. Diba? Kung maasim siya, edi maganda yung suka. Diba? Sa akin kasi, ano eh? Asim. Sa hindi, asim. Para sa akin yun yun. Kasi, siyempre, suka. Yun yung dahilan kung ba't mo siya lalagyan ng suka. Ba't yung gumamit ng suka? Para umasim yung niluluto, yung niluluto mo. Diba? So, mas maasim, mas pinaka-the-best. Okay, so, mas maasim. Ako para sa akin na ito, irarang ko sa akin, yung pinaka-maasim na natikman ko ha, pero hindi ko naman sinasabi na the best, pinaka-maasim is ito, markapin niya sa akin. Para sa akin, Silver Swan. Dahil sa so, anong rate mo dito? Number 5. Sa akin, ano, total package siya. So yung asim, number 5. Tapos yung amoy, number 5. Ayun. So, para sa kanya, ang ranking niya is 5 si Silver Swan in overall. Sa akin naman kasi sa akin, inirank ko si Mark Capi niya in terms of sobrang asim niya. sobrang asim niya among the 3. Okay? So magiging pangalawa sa akin, pang-fourth sa akin is si Silver Swan. Then, pang-third, si Dato Puti. And last is Select. Para sa akin, this is my 5 points. Silver Swan is my 4th. And Dato Puti is the 3rd one. And Select is the number one. Okay. 5, 4, 3, 2. Ito number 1 lang sa akin. Ito. Hindi ko nagustuhan yung aftertaste. Ito... 5 points, 1 point, 4 points, tapos 3 points na lang din dito. Hindi, pag ni-ranking mo, 5, 4, 3, 2. The best is silver. Ito yung pinaka-the best. Sumunod,
Ito, 4. 4. Tapos, ito yung pangatlo. Ito yung pangatlo. Ipinimpo. Ah, yun. So, the best sa kanya is ito na to. Silver Swan, Dato Puti, Select. 5, 4, 3, 2. Sa akin naman, ang ranking ko, pero mo talagang, magkakaiba talaga tayo ng mga panlasa, no? So, sa akin to, nakita niyo naman yung reaction, nakita ko rin sa kanina sa screen yung reaction ng mukha ko dito sa pagtikim ko nitong markup niya. Grabe! Grabe, grabe. Grabe, grabe, grabe. Mas maasim talaga siya. Mas maasim. Diba? So, tapos sumunod is si Silver Swan, Dato Puti, and Zeleng. Okay? Okay, so may pagkakaiba talaga pagdating sa ranking ng panlasa, no? Kasi katulad yan, isa lang siya, lahat siya maasim, ha? Pero sa kanya, may pagkakaiba kami ng ranking dito sa lahat ng suka na meron kami dito sa harapan. Sa akin, based sa asim talaga, I go for Marka Piña. And my fourth placer is Silver Swan, then Dato Puti, and Select. Tapos sa kanya naman, Silver Swan is with the highest score. Sunod si Dato Puti, and third si Select, at saka ito yung last niya, si Marka Piña. Okay, yeah, so... Pero syempre, depende pa rin yung sa inyo, di ba? Kasi iba-iba naman kasi tayo, eh. Merong gusto yung tama lang yung asim. Yung hindi masyadong maasim. So, siguro pipiliin nyo to. Di ba? So, pero para saan ito yung pinaka-the-test? Silver Swan. So, pwede na akong mag-model na ito kung sasakali, di ba? Maging endorser. Endorser. Oo, endorser ng suka. Sukang, diba? Sukang puti. Si Yo Palermo. Yeah. Di ba? So, alam nyo na. Di ba? Okay, so since yun na nga po, and this is for today, at kung meron po kayo natutunan sa aking video na to, please do subscribe and hit on the like button, thumbs up button, and comment down below, lalo sa mga katanungan namin, kasi actually wala kami idea. Ito po yung tinatanong natin, eh, di ba? Wala kasi nakalagay, hindi naka-indicate if it's made from sugarcane. So kung alam nyo, pa-comment na lang po sa baba. At bakit nga ba pinya ang logo ng marka Pinya? Tapos paki-include na rin po kung ano yung mas gusto nyong suka. Kung gusto nyo ba yung maasim na maasim and yung mild lang, paki-indicate na rin po dun sa comments. Okay? And syempre po, huwag nyo rin po kalimutan i-subscribe. Yo Palermo! Yes! Okay. Don't forget to subscribe and visit Yo Palermo's YouTube channel para ma-monetize na rin po siya. Okay? So, that's it for today. Once again, thank you for watching and God bless everyone. Bye! Bye-bye!